ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinier. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong idol viewers. And welcome po sa ating isa na namang episode sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Sinier na inyong mapapakinggan sa Radyo Amigo 97.3 at inyong mapapanood po sa ating YouTube channel at Facebook page na iDocu by John Paul Sinier. Ang ginagawa po natin minsan ay gumagawa po tayo ng isang on-site Positibong Kwentuhan. Ibig sabihin, kung saan merong mga nagaganap, merong mga events, tayo po'y pumaparoon. Like for example, nandito tayo ngayon sa Barangay Araybo ng Pantukan, Davao de Oro. Dahil ang opisina ng ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte, ay namigay po ng relief goods or packs of rice sa mga residente ng Pantukan, specifically ngayon sa Barangay Araybo, dahil ang iilan sa mga residente dito ay naging apektado sa mga sunod-sunod na shear line nitong January hanggang February. Kaya po, nakipagtulungan ang opisina ng Vice Presidente sa opisina ng Vice Gobernador ng Davao de Oro na si J.B. Tyron Uy. And that's why we are here in Barangay Araybo. Actually, Barangay Araybo is the third barangay that I have visited for this day. Dahil earlier than this Barangay Araybo, ay napunta na rin itong pamimigay na ito sa Barangay Tagugpo at ang kapitbahay nitong Barangay Las Arenas. Ito kasing Barangay Tagugpo, Las Arenas at saka Araybo, ito yung mga barangay na situated sa mga bulubunduking bahagi ng Pantukan. Kaya meron ding mga tao dito ang naapektuhan sa sunod-sunod na pag-ulan. Kaya po, ito'y binigyan ng tulong ng Vice Presidente. And nakita nyo po sa aking likuran, inyo pong makikita ang pila na ginagawa ng ating mga kababayan dito sa Araybo. They are, they fall in line per purok. Like for example, atin pong pupuntahan itong area na ito. Para, this has been done for the operation to run so softly at walang aberya. This is, unsan nga purok kan idere? Santo Niño. Santo Niño. Like for example, ito po ay Purok Santo Niño. So lahat ng mga residente ng Purok Santo Niño ay nakapila sa area na ito. And all their names have been listed to a particular list ng, wait lang, dali ah. So dito po ang naglilista pa, unlike others na nakalista na. So like for example, nawala ni nakalista. Ah, nawala ang listahan. Sila ang nakawala. Ah, okay. All right. So ladies and gentlemen and my dear IDO viewers, dahil na missing yung isang papel kung saan nandoon ang pangalan ng mga taga Purok Santo Niño, ang linya na ito ay naglilista pa sila, nagja-jot down pa sila sa kanilang mga pangalan upang doon ibabase ang pagbibigay ng packs of rice. So at this very time that we talk, nasa 46 na po. Nasa 46 na po ang ating mga nakalista. Pero dito po sa mas advanced, ma'am, pilah diri ka buo? 47, Sarayon, Purok Sarayon. Purok Sarayon, there are 47 families. So, all right. So ang pamamaraan po nila ay the viewers, tinatanong yung
ating mga nakapila kung ano ang kanilang apelyido at titingnan doon sa listahan ng kanilang listahan ng isang purok. Now, meron tayong tatanungin mga idol viewers na to explain kung ano further ang paraan ng kanilang pagbibigay ng relief goods or ng packs of rice. Please welcome to the program sa IDOQ Positibong Pintuhan with John Paul Siniel si Ma'am Zenith Maceda. Hi, Ma'am, po, Sir JP. Good morning, good day, welcome to the program. Gold day. Sige ma'am, paki-explain unsa ang proseso sa paghatag sa mga bugas. Simple ra kaayo ang proseso, Sir JP. Unang-una, per purok gi-identify tanan ang pamilya nga hatagan. Tapos every purok naay naka-assign nga tao. Tapos mulista sila sa distribution list, mupirma jud, importante makapirma ang matag identified nga family or head of the family. Hatagan sa staff from the office ni OVP, and then magkuha dahil sa bugas, uli na. Ing-ana lang kadali. Alright. Ang pamaagi. So sigurado gyud niya, ang tanang mga nakalista o ang nakapila, maugod ni sila ang nasa listahan. Yes po, sure na sure. Kay naapot sa ato ang likod, kung dili man gani ang purok chairman, ang BHW or kumbaga ang barangay functionaries nga maoy maka-identify nga na-assign diha ang purok. Kana naa sa likod, sir, kana naa sa mga tapad nila, mao na sila, sir, ang mag-identify nga mauna siyang tawhana ang nakasulat sa master list. So naagi mo verify nga tao, no, para walay hokus-pokus. Wala, malikaya na to, kay usahay makalimot ba yata, sir, nga kanang gidala inining claim kay nganong nakuha iyang pangan. So malikaya na to na pinaagi sa ilahang mga functionaries nga muuban para sa pag-identify yun nga kinsa mga pangalan sa masin. Wa man yun takaila, sir. Correct. Kung dili tungod sa mga purok chairman o BHW, dili na to ma-identify nga maudi ay ning tawana ang nakasulat din. Okay. Apan. Okay. Sa tanan niya, siyempre, dili man ta makadalag pinaka-exact nga number sa packs of rice kung wala na forward daan, no? Yes po. So, pila tanan ang sa Araybo? Sa pagkakaroon, sir, ang gi-forward sa Araybo ng mga nga, sa master list, base sa master list is 715 affected families. Nga mo gi-forward sa opisina ni Vice Gov Tyrone, nga mausap ang reference nato para ma-forward ang number of families dito sa opisina ni VP Indaysara. Okay. But earlier than para Araybo, naatay Tagog po, yes, and po. Las and Arenas. Yes po. Tagpila ka pamilya po dito? Ang sa Las Arenas, sir, is 349 ang ato ang i-distribute dito. Ang sa Tagog po, I think 1,000 plus itong kaganina sa Tagog po. Okay. Seeing the faces of these people nga nahatagan niya kamo ang nag-distribute, you worked hard para mahatag sa ilaha, matabok ang pila ka kananan. Sa imong gibati? Sir JP, thankful. And then, malipay ka nga, mag-uli sila nga nakasmile. And then nakita ni mo, sir, nga ing anak, importante ang bugas. Kay nga naman, masking senior citizen, inyong makita kanina, mupila jud, umukuha sa iyang share. And then, kami nga maghatag, dakong kalipay, kay nakagahinta sa atong oras o panahon para mapaabot sa ila hapon ang maong grasya. Gikan sa mga partners, gikan sa mga ahensya, karon gikan kay VP Indaysara. Okay. So makita ninyo sa ilang mga dagway ang dakong kalipay. All right. Ang bawat smile gina-value na natong tanan. Wow, pare sa imong smile. Correct. Pero anak kaayo ma'am, ang tigulang giuna og palinya. Yes, importante na kaayo, sir, kay nganuman muna atong panawagan. Una sa linya ang mga senior citizen kada purok. Then katong mga differently abled kung naaman. Then katong na yung mga bit-bit na bata or buntis. Kay unsa ra bagot pag-abot sa panahon mo, senior citizen po ba yata, sir? Correct. And then malipayon po ta, kay disiplinado kayo ang mga komunidad. Kay mo give way good sila kung na ay senior citizen nga naa sa ilang linya. So kani nagpakita nga
nag-mature na no ang atong mga tao sa pag-ila sa balaod. Correct. Kabalo na sila kung kinsay dapat mag-una, kabalo na sila kung kinsay dapat ni asa o kanus asla mo give way sa maong pila. Dapat isa ramang gid atong pila, sir. Kay kung daghanon po nato fast lane dire, itapok na po nato senior citizen, pero mas dali lamang kay dili man pud nga kadaghan ang pila nga senior citizen. So ma-prioridad nato sila og una. All right, sigurado ni dire walay pili. Walay pili, Sir JP. Wala po'y muuli nga walay bitbit. Kaya kung naaman lang galing simba ko, wala sa maong listahan, isigurado na ito ipatawag ang barangay council, nga naa, or chairman, or PHW. Nga nung wala siya, kasi nakalimtan, kaya di man ta perfecto, Sir JP. Basta gisigurado o ginasigurado yun ni Vice Gov Tyrone, nga kung kinsa ang naa, tawagon pa man gani, kung wala dire, kay para makuha niya walay muuli nga walay bitbit kay sama sa akong kanunay ginaingon, sir. Walang iwanan bet. Okay, salamat kayo Ma'am Zinette Maceda. Thank you. Thank you ang kayo, aktibo kaayo nga staff tao sa Vice Governor's Office. Thank you, Sir JP. Thank you very thank much. You kayo sa inyo, kanunay. Okay, actually IDO viewers, bago po ito ginanap itong relief operation ngayon the relief na galing sa opisina ng Vice Gobernador, tayo po'y sumilip sa packing area doon sa, siyempre galing ito sa isang sakong bigas. Hindi naman pwedeng ibigay ito sa kanila ng isang sako. So it has to be divided para ma-distribute ng maayos. So tayo po'y bumisita sa kanilang packing area sa Tagum City. At doon po may mga nakapanayam tayo na mga trabahante, mga government, mga tao under sa government internship program, under sa office of the Vice Governor. At itong lahat ng ito ay under din sa effort ng Bangon Davao de Oro. Kaya bago po tayo magpatuloy sa ating positibong kwentuhan dito sa site mismo ng Barangay Araybo, atin pong silipin ang parking area ng Bangon Davao de Oro sa Tagum City. IDO viewers, pansamantala po nating iniwan ang ating relief operation coverage doon sa Tagugpo, Las Arenas, tsaka sa Barangay Araybo ng Pantukan, Davao de Oro. Dahil nandito tayo ngayon sa bodega ng Bangon Davao de Oro Group. And nakikita namin, while pumasok kami dito prior to this coverage, prior to the filming, nakikita namin yung mga sako-sakong relief goods, no? Accordingly, based sa aming nakalap na information, bawat laman nito ay merong isang pack ng rice na nagtitimbang ng mga 5 kilos. So I believe ang laman ng isang sako ay nasa around mga 10 packs of 5 kilos of rice. And papasukin natin itong area kung saan nagaganap ang repacking. So dito nakikita natin yung mga empleyado ng Vice Governor's Office na si Vice Governor JB Tyrone Uy. Sila po ang tumutulong sa Bangon Davao de Oro Group para mag-repack ng 5 kilos of rice. Para mas maging mabilis yung kanilang pagre-repack, meron silang isang parang flower pot na accordingly, this one, noon pa man ito ginagamit na we call it in Bisaya na pangtakos. So basically, sakto na ni siya for 5 kilos of rice. So ilahang ginabukha din itanan ang mga sako-sakong bugas para maripak nila into 5 kilos of rice. So at least may usa ka flower pot nga magsakto og 5 ka kilo nga bugas. And to my information, sa information na natanggap ko from Bangon Davao de Oro Group, specifically sa Vice Governor's Office, ang kadalasan sa mga ito ay under doon sa government internship program na nagmumula sa iba't ibang pondo ng mga senador. Basically, kay Senator Cayetano, kay Senator Pia Cayetano, specifically kay Senator Amy Marcos at saka kay
Senator Jinggoy Estrada. So malaking tulong ito sa mga taong nagtatrabaho under sa government internship program. And ang mga nakikita nyo ngayong sako-sakong bigas na nandito ngayon sa kanilang bodega ay galing mismo sa opisina ng Vice Presidente ng Bansa na si Vice Mayor Inday Sara Duterte. There is a particular data that I will give you about how many sacks of rice or how many packs of rice have been released to the victims of baha, unang baha, pangalawang baha, at saka sa Masara landslide. So ito yung medyo isang area na nakakaupo. Pero may isang area dito na meron tayong na nakikitang mga relief box from the office of the Vice President. So naka-karton-karton itong lahat. At para iyong mga sako-sakong iyan ay ma-organize dito ng maayos, pansamantala, all these boxes are transferred up there gamit ang lakas ng ating mga kalalakihan ng Bangon Davao de Oro Group, still under the GIP program. Inilipat doon po mga IDOQers upang lahat ng mga sako-sakong ito, yung mga na puti na sako, ay ma-pile dito ng maayos kasi nauubusan na sila ng area for stock area dahil nga sa napakaraming donation from the national government, from the office of some senators, from the House of Representatives, from Tingog Party List, and mga individual, mga pribadong tao na nagdo-donate doon sa Bangon Davao de Oro Group tsaka sa Tindog Comval Foundation. So, dito natin nakikita mga IDOQers na sa crisis, napakaraming Pilipino ang nagtutulungan upang matulungan silang mga nangangailangan ng tulong dito sa lalawigan ng Davao de Oro. Basically, unsa imong trabaho din sa repacking? Asa ka na-assign? Na-assign ko, sir. Sa kwan, sa distribute. Kami nag-distribute, nag-diskarga o nag-karga sa mga relief goods. Siyempre, kung ano eh, it requires mag-exert yung kauga ng energy. Unsa man, okay ra sa imuha ang trabaho? Ang sa trabaho, sa sir, kapoy tuod, pero malipay mi nga nigabot na namo sa ano sa field, nigmahatag namo ang like relief tabang. So mawala among kakapoy tanan, makita namo tong mga katawhan nga among matagaan tungod nalipay jud sila sa among tabang. Okay, under mo sa unsa ganin yung program ninyo katong sa GIP? Paki-explain nga nung naa ka sa GIP, unsay pamaagi nga nung nahimo kang part sa GIP? Before, ang GO ko sa unang administration, so nagkambyo og administration. So wala marinyo. So pangitaag pamaagi ni Vice Governor JV Tyrone Uy. So nakasulod gyapon ko as GIP. So kapadayong gyapon ko trabaho. So muna na imong trabaho. Isa sa imong trabaho is ma-assign ka sa repacking. Repacking o distributing sa mga relief. Okay. Every time maabot na mo sa area para i-distribute sa mga nabiktima sa baha, unsay imong ginabati? Inig-abot yun na mo dito mismo sa katong ginatagaan na mugtabang, like katong naapiktuag baha. Madtuan na mo, luig yun kaayo silang kahimtang, kaya makita yun na mo nga, if ever kami ang naadito sa sitwasyon, makaingon mi nga, unsao na mo pagsugod, nga as in, grabe yun kalisod. Pinaagi sa tabang, makita na mo ang kalipay nila bisan tuod, ginagmay pero kanunay.
So ikaw mismo nalipay kasi mga gigi? Malipay yun ko. Nalipay yun me. Dili lang ako, pati akong kaubanan tanan. So, dili, mawala tanan among kakapoy ba? Kung makatabang. Kung makatabang me. Amo ang trabaho diri sa kuan is garipak me sa mga bugas para ipanghatag sa mga tao sa nabahaan o katong mga evacuees, especially sa katong Masara landslide. Mao na among role diri sa. Okay. Pila ka oras imong gina-dedicate nga trabaho sa repacking? Kuan. Gikan 8 AM hantod 9 PM diri garipak. Ah? 8 PM. Pero di ba sa trabaho is yun sila naara sa 8 hours. Pero extend mo. Okay. Para mahuman po na mo ang trabaho kay para pagkaugma is ma-release na po ang bugas kay dili man may gusto nga madugay o release ang mga bugas. Kay especially sa katong nabahaan o katong na landslidean is wala naman dito sila ipangita. So nagahunat po sila nga naay mga relief kay ipanghatag sa ila aron makakaon sila. So while recovery naay madawat. Naay madawat sila. Okay. Pero sa inyo ha, siyempre kaapoy na mo eh. Okay lang. Oh, okay ra kay ang kakapoy at basta makita na mo amo ang tao nga gipanghatagan is naka-smile. Mojo na yung number one nga makahappy sa mo isip usami ka trabahante o garipak ani nga bisan unsa kahago na mo sa mo ang trabaho basta makakita lang mi og ngisi sa tao. Walay trabaho nga dili kapoy. Basta naay ka nang makangisi. Okay. Nga mga tagaan na mo nga mga tao. Nganong teary-eyed ka pag istoryahan? Kanang, kuan lang sir, sakit sa kuang makita na kong mga tao nga nabahaan. Unya, pag abot sa time nga wala sila'y makaon bitaw. Walay kanang maabot nga hinabanggikan sa mga dagkong pisyalis. Anay bitaw, sakit sa kuha kay naaman po may parintigod nga nabaan, pero wala gid po sila nakadawat kay tungod dili sila supporter. Ana ba? So sakit po sa kuang part nga yes. Kuan. No lang, pasailoa nga, makahilak ko kay sakit jud sa kuha. Nga ingana, makita ni mo imuang parinti nga dili matagaan kay dili kalyado ana bitaw suna so, adi ay naa mo nang ikaw bisan og masubra-sobra na sa trabaho ang oras padayon lang padayon ang gyapon mo sir kung sa jud kakapoy mo ang trabaho. Okay, so every time ma-release na siyempre na may pictures kang ipakita. Makita nila, kita ninyo nga nalipay ang mga tao na nakadawat sa hinabang. Sa imong batiyon. Lipay kayo, sir. Mawala jud among kakapoy basa makakita gid mi sila nga naka-smile. Mojo nay dako kayo namong kalipay. Wala na nang kuan kahago, wala na nang kanang miingon nga kapoy sakit among lawas. Pero pag abot na nga makita nimo jud ang tao nga maka-smile, baliwala na ang kakapoy sa amo, sir. All right, idol viewers, mangdisturbo sa tagamay sa atong mga kining naa sa office ni Vice Governor Tyrone Oyo. Si tawag niyo diri sa inyo hang kamo si tawag sa inyo. Sa amo sir staff ko for ano Mr. Partnership and Linkages and sabay na mo sa social services na unit ni Vice Governor. Okay, ang nadunggan niyo ang istorya si Janami Masaling. John, please explain kung unsa imong pamaagi karon din sa paghatag og stamp. Ano siya sir? Gains na instruction from Office of the Vice President nga kining distribution list gyud ang gamiton for attendance. So gibuhat na mo sir. Gi-connect na gyud ni before sa barangay na mag-endorse og list. So morning gigunita na mo. Kaning yellow paper. Yes, nga kani mga affected families or per household na ay pangalan. So pag-abot na mo diri, kani among ginapangita, kay diri pun mi magbase sa mo'y hatagan, pasulaton sa list, hatagan og stab para mo claim o bugas. Ah, okay. So, pag mopila ang tao, sir, pangutanon na mo unsa ang iyahang pangalan, and then i-check na mo kung naa sa master list, and then kung naa,
diha siya mo pirma. Andiri na sa yes po, sa kanang distribution list po. So kanang distribution list mo ni inyong ihatag sa Office of the Vice President. Yes po. Para ma ilahagi ni mismo sir. Okay, murag ma audit na to nga natagan din ang mga yes, tao. Yes po. Ah, so transparent gyud kaayo yes. No. So sila jud mismo sir ang pirma ang tao nga ningkuha mao gyud ang mosulat diri. All right. Tapos ang ilahang claim stub, mo ni ang stub nga inyong ginahatag yes, nila pa, para dito sa claim area. Opo, claiming okay. Area para sa mahatagan na sila sa bugas. Yes sir, strict po dito sa claiming area kay di pod sila ma-release once wala jay mapakita ngayon ani. Okay. Yes. What if representative lang ang muanhin? Kana siya sir ginaalaw man pod siya. Especially nga naapoy na nagtapad diri sa mga porok official nga mo testify pod iyahan ang anak kay okay. Naamog yung mga kanya-kanyang rason pod nga di makaanhi. So ginadawat ra po na siya sir. So at least na may katapad akong tamang yes, ko. Yes, opo, mga official. So kani for example kana si mama mo ang ginatap nga ma'am kini kwaon niya so okay. Siya makatestify. All right. Now mahatag ninyo ang stab, mahatagan ang atong mga katauhan. How do you feel being an instrument of the relief operation? Dako jud kay kalipay sir. Bisag ingon ani nga pamaagi maka-help me. So kana sir malipayon jud mi. Okay, salamat kayo Jana May Masaling padayon sa imong pagserbisyo. Ang Ginoo magpanalangin, pasensya sa disturbuhan. Okay, sir, thank you. All right. Agulat na sila. Sige, sige. At this very time mga idol viewers, dito pa rin sa linya ni Jana May Masaling. Atin pong aabangan itong si Joel, si Kuya Joel. Apelyido natin Kuya Joel? Carino. Ha? Carino. Carino. Magki-claim siya at tingnan natin yung makukuha niyang stab. Joel Sarino, ma'am. Joel Sarino. All right. Atin pong susundan si Kuya Joel Sarino kung sa claiming area. Tingnan natin kung ano yung magaganap doon sa claiming area at finally kanyang matatanggap ang kanyang 5 kilong bigas mula sa opisina ng Vice Presidente ng Bansa na si Inday Sara Duterte. So dito naman, may isang linya. Alright, yan. Umipila na si Kuya Joel and kanya nang kiniklaim ang bigas. All right, that's it. All right. Sige, tatanungin natin si Kuya Joel. Kuya Joel, taga-asa ka? Purok 1-4, sir. Purok 1-4. Unsay nahitabo itong panahon nga nag-ulan? Apektado ang atong panimalay? Apektado ang panimalay, sir. Asa mong pananom, sir. Nga naman, unsay nahitabo sa imong panahon? Ang among sidling kamati, sir. Nahurutog ka matay. Nabanlas? Or natanom na sa yuta? Wala pag yung matanom. Sidling pa siya. Ah, nag-sidling ka pa? Yan, nabanlas sa kusukeng ulan. So, unsay epekto ato kung pananglitan, hindi ni pananglitan, nawala naman yun. So, unsay epekto ato sa imuhang panginabuhian, nga wala naman, di naman to katubo. Wala na yun, sir. Wala na yun, mina, kwan, sir. Nadaw-daw. Matanong to ni mo sa mga pila ka ektarya? Matanong to naman mga medya ektarya yun, sir. Medya ektarya. Siyempre, mag-uuma ka man. Anad ka na kung pila ka buok, imuhang ma-income, ato no, mga pila ka kilo. So, sa medya ektarya, katong kamatis ka na banlas, ka seedlings, pila to dapat kakilo ang imuhang ma-income ato? Katong yun, sir, hangtod pagsugod og tano, hangtod pagsugod og harvest, hangtod pagtibas ato, sir. Maharvest ko may ato, 150 kakahon, tanang yun, sir. 150 kakahon? Kada kahon pila? Ang isa kakahon, 25 kilos ko, sir, niya, karoon nga presyo, 1,100 ang inog. Sayang gani kay sir. So, unsay diun sa nimo pag-recover na si padayon pa man sa ulan. Wala na gyud mi ato na concern, wa gyud mi ato kapasunod na sir, kay wala man gyud mi kwarta sir. Wa ta pud mi ani mga kwarta, una pa mi ani makapat og sidling. Ang sidling na pud mi gutro. Kinsa makatabang ninyo ani? Masangpit yan eh, sir. Kanina ayuda na ang nanadawat ang mga sir. Morgan yung makatabang, mga kalungag-lungag naman sir. So, buot pa sa buot, dako na nagtabang ng 5 kakilong bugas. Katabang na gina, sir. Mga pila ni kakananan?
Mga pila ka kananan ng lima ka kilong bugas? Mga duha ka adlaw gini sir. Duha ka adlaw. Dala sa mga anak. Pila man na inyong anak? Ang anak tulo ka buok. Tulo ka buok plus asawa ni mo, so lima mo. Lima. Gagmay pa ni mo mga bata. Kuan high school sir. High school, wa pa kay college. So mo depende pagyuda imo mga anak sa imuha. Oh my god. So walay by this very time nga nag-istoryahan na ita, wala kay paabuton nga harvest. Wala gid sir, kay magmita pa may kwarta sir, makapasidling na po niya ni Gotro. Pila man ni ay ang inyong kapitalon sa sidling? Ang kapital lang ko sa kalata lang ko nga sidling ko sir, 2,100. Ang sa kalata. 2,100. Okay. Bisan nagpasalamat mo, ani, kasi panawagan ni mo sa mga taong na nasa gobyerno nga kabalong mo tabang ug naa ikatabang para sa mga mag-uuma nga naapektuhan sa pag-ulan. Ako lang ika panila sir, kasangpit nila panabang sir nga kung magsige mong gining ulan, mga ilang yung nagtabang kung naman sila ikahatang nga mo sir, aron lang makasugakot pa man sa mong panginabuhi. Pero unsa inyong gikinahanglan nga tabang? Bugas, ilibang tani eh, di ba? Pero unsa pa ang kinahanglan nga? Kwarta po doon ka sir. Kwarta. Pila. Ka bangon po mi sir nga makasidling pa mi gutro sir kay aron makagulayan pag gid mi mga pila na ka libo ka pesos inyong gikinahanglan para mahatagan mo dala sa pang-abono bidisina sir kuan na kinahanglan kami mga 10,000 punta sir 10,000 wow dako dako gyud ay no dili kaya nato pangitaon ang 10,000 Maningkamot lang sir, namang gikwarta po sa mo abot sa mong kinabuhi sir, po di po lagi nagkakaroon tayo. Dugay pa. Dugay pa. Paunsa ka maka-income? Paunsa ka makakuha kwarta ng mga panahuna na wala makikipaabot nga abot? Kwan sir, naman may babuyan sir, anay. Kwan lang na, mula na mong paboto po sir, hindi mo sa ginawa mabuntis na kaan, kwan lang yun, kabaktin. So ang baktin ang imong ibaligya? Pila pa na kaadlaw ni mo pa abuton nga mabuntis? Buntis pa sir. Buntis pa siya ron. So, wala ton pang maanak. Nagpila ang kasagaran kabuok? Ang isa kabuok lang back then ron, 3-5 good sir. 3-5. Sa isa kabuntisan, pila na kasagaran ang mugawas? Hindi lang, pila ihatas ginoo sir. Kaya namang kayo sa'yo na, mabuntis lang, 4-5, napapas yung marako. Wala na. Ay, di ay. Di po dahil lalim yun, no? Di man kung kan ba, sir? Di man matag na pila kabuok ilang anak ko, sir? Ay, takita'y ginoo, sir. Ya, kaya di man ta ginoo. Maugani. So, unsay masulti ni mo sa... Ako, nang hinaot lang ko nga ang ginoo mag-supply sa inyong gikinahanglan. Ya, nang hinaot lang po kuya nga ang taga-gobyerno nga naminaw sa inyo karon baka programa sila para ninyo. Okay. Nakasabot man ka asagigan ang bugas, no? So, unsay masulti ni mo? Salamat lang, sir, nga nining adlaw karon gihatagan mi nilag ayuda nga bugas, sir. Nakalungag na miyan ni ron, sir. Okay. Salamat kay Kuya Joel Sarino, taga-Purok, 1-4, Barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro. Ang Ginoo magpanalangin ni mo yan. Thank you very salamat much. Salamat, sir. Salamat kaayo. So, apart po sa... the relief operation, tayo po ay napakinggan natin yung panawagan ni Kuya Joel that they need ayuda, they need financial assistance for their farm. Ibig sabihin, kailangan nila ng seedlings. So, sa mga taga-gobyerno po riyan, or anybody na taong individual, kahit anong sektor ka man ang lipunan, if you feel the heart of Kuya Joel, and the other farmers here in Davao de Oro who need the help and assistance, if you can provide seeds para makapag-seedling itong mga taong ito at kanilang maitanim pag humupa na po ang masamang panahon, baka pwede nyo pong ibigay iyan sa kanila. You can contact us directly sa IDOQ by John Paul Siniel, or you can contact sa iba't ibang opisina, pamahalaan ng Davao de Oro upang matulungan po natin ang ating mga kababayang nasalanta ng masamang panahon. Lalong-lalo na nitong January at February. So, sana
Kasi si Kuya Joel ay hindi nag-iisa. Isa pa lang yun sa ating na-interview. So marami pa pong mga magsasaka dito, mayroon dito sa Davao de Oro. So we hope that the situation of Kuya Joel echoes the situation of everybody na farmer, every farmer dito sa Davao de Oro. Mga minamahal kong idol viewers, makakasama din natin bilang guest sa ating positibong kwentuhan with John Porciniel dito sa Barangay Araybo, si Kagawad Felipe Maharas ng Social Services Committee ng Barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro. Wad, unsay imong masulti isip usa ka kagawad sa social services, sa Committee on Social Services, nga ang Vice Presidente sa nasod nagpadala gyud sa iyang hinabang sa tanang mga kabalayan dinhi sa Araybo. Dako gyud namong pasalamat sa mga residente diri as Social Services Committee ko. Ingnan ano kay gikan gyud sa panudlanan sa Vice Presidente through by the Vice Governor. Unya dako gyud namo na nga pasalamat kay kaning maong kalamidad wala man naasahi sa tao, naadayon siya. Yes. Hing respondi dayon. Kay di manginato malilo nga dako mangyud nga kalamidad ang nahitabo ani, di lang siguro Davao de Oro kundili dako gyud sa amo sa ato. So pasalamat mi nga nirespondi dayon ang Vice President and si Vice Tyrone. Tyrone oy. Ana lang diha sa amo sa social services, diha lang sa barangay is limitado man lang gud ang kanang kakayahan unsa ang barangay. Tinuod. Mao ginay naasa mo ah. So pasalamat mi tanan. Sa katawhan diri sa Davao sa Araybo. Pasalamat mi anak jud tanan. Okay. Salamat sa inyong pagpasalamat. Na ako ay naistorya ka ganiha taga Purok 1-4? 4, oh. Basta, something like that, nakalimot ako, no? Bisan bago pa lang ako na interview. Pero, his name is Joel Sarino. Okay. Nasulti niya, gawas nga nagpasalamat sila, siyempre, nangutana ko kung sa'y mahimo sa bugas. Dako kaayo, siguro mga duha kaadlaw daw nilang atananan. Apan, apektado sila sa ilahang pananom. Kaya katong na seedlings na nila nga mga kamatis, gibanlas sa kusog kaayo nga sa gunson nga ulan. And nanawagan sila nga unta na ay gobyerno nga makahatag o financial assistance para makapalit sila bag-ong mga liso para isidlings. Yes. Agri ka sa iyang panawagan? Ay, pasalamat mi ana. Kana nga panawagan, dako gyud kayo. Kay ang Araybo manggod, ang source of income, uma. Naagyud sa uma. Okay. Ang klase sa panguma namo is gulay. Gulay. Kadtong maong trahedya, kadtong maong ulan, dili lang kay sila, apil na ko. Ako mismo, na ako'y gisidling duha kalata, worth of 2,000 plus, duha kalatang atsal, isa kalatang talong, worth of sobra 3,000, hapit 3,000. Wala gyud bisag isa. Nabilin. Pero nakasidling ka na. Nakasidling na, niturok na. Agay. Ya, niturok na, gagmay pa kayo, naapil o banlas. Taganjud sa amo ang sa maong kalamidad. Taganjud ang nasakit, daghan ang dili makarecover. So kana nga panawagan, suportahan ko na kay usa na sa mga needs namo. Galing kami diha sa barangay, dito gyud mi padulong sa agriculture, siyempre. Pero kung mahatagan mi nila, okay lang. Pero kung ma-direct na to kang Vice President, mas labaw, okay. Okay. So, nakahimo na mo sa pagsusi sa matag area, matag purok, kung mga pila na kapamilya o pila kalibuan ka peso ang madamyos sa ilang mga pag-uma? Wala pa may makakuan og pila. Pero naana may nakuan sa mga tao nga naana sila, nakinana na sila sa similya kay dati
may hinlo na sila gi-cultivate na laang yuta kay para tamnan. So karon wala naman ang similya. Parehas ako ah. Nigasto na ako og 8,000 para pagpahinlo sa yuta kay akong tamnan atong similya. Napilyor ang akong similya. Oh my God. So need yun na namo para makarecover. Gawas na ako kay basin og makakita pa ko personally eh. Ang problema ang uban nga di ikuta. Wala gyud. Mao na. So apil ka sa panawagan. Apil ko ana. Usa ko sa suporta ana gyud nga panawagan nga nagkinahanglan gyud di ana. Ang sulti niya 10 mil. Ang iya para sa half hectare. Sa similya sa oo. Oh. 10,000 hills ang matanom. Pero ang similya ana Duha kalata pwede na. Pero ang worth ana 2,000 ang kada isa kalata nga similya. Oo. Mutanom na og 10,000 hills. I ana, see. So kung 2,000 4,000 tanan ang na-damage. Unya plus gi abunuhan pa na nimo gi kun. Unay usa sa amoa nga sa similya palandaan pag mapilyon logi nami. Oh my God. Ana ang kunay nakapait sa kinabuhi sa mag-uuma sa Pilipinas, no? Kay ug banlason logi gyud. So di man pun may makabasol ana kay trahedya man. Trahedya, correct. So pila unta ka adlaw ang inyong paabuton kung nakatanom na? Kung nakatanom na to siya. Oh. Kung halimbawa kamatis is duha ka bulan o tunga, harvest na. Asa yung ginabaligya inyo ang mga farm produce? Din? Na may tagsa, diri sa amo ang barangay na ay kanang itatawag na mo o wholesaler. Buwanhira diri? Oo, diri lang. Taga diri ang uban, dayo sad ang uban. Okay. Ay, napoy kuan, kanang ang planters mismo ang nangunay na pagbaligya. Maabot og butwan, maabot og Dabaw ana. Okay. We hope wad nga ang inyohang Committee on Agriculture maka-identify na sa mga damages, yeah, para makahimo nag-aksyon sa mga gikinahanglang ayuda sa ato ang mga mag-uma, including you kay farmer man pud ka at the same time. We hope that matagbo dayo na para walay pamilyang magutom, walay pamilyang mabiyaan. Pasalamat mi ana, sir. Pero kanang imong ginahangyo nga ma-identify na mo, dali ra na. Dali ra? Dali ra na. Sabagay, ilado na ninyo tanan eh. Oo, dali ra na. Kinsa ang planter sa gulay diri. Dili man tanan sa tibok barangay nga mag-uuma na may nagkalain-lain nga source of income na inadabaw sa gingan. Oo. Pagkahuman nagkuan o nag-sideline sa panguma, na apoy nagnegosyo lang. Pero sa ato adiri, sa amo adiri sa barangay Araybo, mostly yun pag mag-uuma yun. Mag-uuma. Mag-uuma. So sa tibuok barangay Araybo, mga pila ka na sila kabuok ng uma? Ang nag-uma. Ubay-ubay. Kung sa household, mga 500 household. 500? Oo. So of the 700 plus na beneficiary gani karon, 500 ana mag-uuma. So that's more than 50%. Yes. So ana yun. Kay okay. Pipila man lang ang nagnegosyo. Gamay lang. Lagi na. Salamat kayo. Oh. Salamat kayo, Wad, sa imuhang pagpahinabi, pag-guest sa ato ang program sa Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Ang among paghinaot, panalanginan pa mo sa Ginoo, makaplagan ninyo ang inyohang mga pag-ampo diya sa Ginoo, ang Diyos magatubag sa inyohang gikinahanglan. Salamat kayo. Daghang salamat sa sir. Salamat. Unya, salamat kay nakabisita mo sa amoa. Amen. Idoc viewers, before ninyo interview, before the relief distribution, there was a short program conducted here in Barangay Araybo. And before we continue with our extra, let us listen first to the people who spoke sa maong programa dinhi sa relief operations, ilalom sa opisina ni Vice President Iday Sara Duterte sa pakig-alayon sa opisina sa ato ang Vice Gobernador sa Davao de Oro nga sa JV Tyrone Uy. Ang atong Vice Presidente wala gyud nagundang og tabang sukad nga nidaog siya as Vice President. Inig na ay mga dilubyo,
iyang opisina gyud pirmi maguna kauban sa mga national government offices para mag-provide og ayuda. Gani, wala pa nahitabo itong Masara landslide, nagsugod na og panghatag og tabang ang atong opisina sa atong Vice Presidente sa lungsod sa Pantukan. Nauna lang ang iyang tabang dito sa mga nabahaan sama sa giingon ni Cons HB dito sa Barangay Kingking, Barangay Napnapan, Barangay Puentes, Barangay Bungabong, Barangay Machaw, kining swelma pod ang Machaw River. Magnaga nakatabang po dito halos tanang barangay except for Tagdangwa. No, kay wala manabaan ang Tagdangwa. Batanan nahatagan nagtabang sa ubos. Wala pay nahitabo nga landslide dito sa Barangay Masara. Atong panahon nga naglandslide ang Barangay Masara, after 3 days ni bisita ang atong Vice Presidente dito sa mga evacuation center sa Mawab. Iyag yung giusa-usa ang mga classrooms kaysa eskwelahan man ang evacuation center. Iyang giusa-usa nang musta siya o gatong mga nabiktima pod dito sa taga-Barangay Masara nga ilang kapamilya na pa dito, missing pa that time. Iyag yung istorya. Ako nilang pod nilagbitan nga parehas atong naistoryahan namo dito, taga-Barangay Masara, usa ka babay nga naa sa ibana nga nagtrabaho sa Apex nga at that time apil sa mga nalubong. Unfortunately, wa nagyud kinabuhi pagkita sa iyang lawas after 4 days namo na ibalaan. Naa po'y mga bata dito nga naistorya niya nga ang ginikanan wala pa makit-i that time, pati iyang mga igsuon, mga taga Barangay Masara. And we found out after pila kaadlaw, wala na po'y kinabuhi. So ingana ang kahimtang sa atong probinsya, daghay mga nagsakit, daghay mga nasubo. Apil na tani ana og siguro kamupod, naman mo'y mga Facebook, dali lang man mo update karon. Daghan yung mga nasubo. But luyo sa kasubo, bilibog ka sa mga tabang sa mga tao padulong sa atong probinsya. Sama na lang ni ini sa office ni Vice Presidente. Uban pang mga opisina sa national government ni tabang, atong presidente, atong speaker, atong mga senador, no? Outpouring ang support. Makita nimo pag-abot diri sa atong probinsya. Aside from that, mga private sectors, mga negosyante, mga foundation, si Papa Gob through Tindog Kombal Foundation, nakalikom po siyang mga donasyon, nagawas po siyang iyang sariling kwarta para ikatabang sa tanang mga nabiktima sa baha, landslide o uban pa. So, ana yun ang kinabuhi di ay, no? Aduna yun na ups and downs. Diba? Kinsay dire manlulupyo sa barangay Araybo nga walay problema. Taas daw gamot. Ha? Murag, tanan, masiguro tanay problema, no? Problema sa cash. Mawag yun ang pinakapait. Problema sa kas, wakay mabunot ba? Problema sa kas, problema sa uyab, problema sa asawa. Mga manang yung mga kasagarang problema na to. Di yun mawala ang problema. Utang. Kisay na rin walay utang. Murag, tanan siguro tanay utang diri ba? No? Bilip na ko kung naay isa diri nga walay naay utang. Diba? Anyway, ana, mauna ang atong kinabuhi. No? Adunay mga problema, but sige lang. Kay atong una-unaon, ang atong kinabuhi, murang lagbula. Usahay nata sa ubos. Usahay pataas po ta. Or usahay nata sa taas. So there is no other way but for us sa Davao de Oro na
muabot gihapon ta, makabangon gihapon ta, mutindog gihapon ta, maski na ang atong probinsya, gikulata karon sa kalamidad. 1 month ago, gideklara ang probinsya under the state of calamity. Tungod atong pagsunod-sunod nga ulan. Dire, maglisod tag-access gani, dire. Sa ato ang mga dalan. Dalan sa Marugusan, pila ka adlaw na nga nabardown, na dili maagian. Nagikan mga biyahero sa Tagum, Davao, di kasulod din he. Mati na to nga dalan, din ha. Diba grabe po ng bardown, delikado na kaayo agian. No? Usa na sa mga prioridad na dapat atubangon sa national government o sa probinsya. Ang ato ang mga farm to market roads. Kumusta ang Alimyon? Asa mga taga Purok Alimyon din he? Oh, musang dalan dito. Okay ra? Radio room. Ha? Ah? Asa mga taga radio room? Musta dito? Okay lang. Bardownan. Pero gi-skripan na, wa pa. Ah, okay. Diba? Sa sunod-sunod na ulan, di maiwasan. Diri sa Kabukiran, diri sa Arraybo, diri sa Tagupo, daghan yun mag-bardown. Kung sa resulta niya na kung na yung mag-bardown, ang ato ang access road, mga farm to market road sa ato, maglisod taog, pagawas sa atong produkto. Why musulod na mga produkto sa ato ah? 5 kilos, ang bugas ani banay-banay, murag lami kayo ni. Murag, kung ikaw mo regalo, anak, pakauno ni mong uyab, sugtundayin ka ani ba? So, 5 kilos sa matag pamilya din ni sa Barang Arraybo. Walay mo uli nga di makadala na pamilya diri sa Barangay Arraybo. Okay? Klaro na. So, pasalamat ta sa atuang opisina, sa atong Vice Presidente, Vice President Inday Sara. Thank you kayo. Ipaabot ninyo kay VP Sir Warren na wala min ninyo kalimpi. Masi pang muingunta, diri sa Barangay Arraybo, dili kayo ta-apektado kumpara sa uban. Pero, apektado ba yung punta? Buto na unaon ninyo. Diba? Daghay mga trabahante diri nga wa makatrabaho atong mga panahona. Tama? Na wala makatrabaho, siyempre kung di ta makapatrabaho, patay sweldo. Oh. So at least lang man kining 5 kilos kung tulong mo sa inyohang pamilya, di siguro mga 5 ka adlaw bago ni mahurot. Pero kung usa mo ka pamilya, namoy anak na parehas na ako kadako o parehas ni Conscar, murag isa ka adlaw mahurot jud ni. Mao nang kuyaw lang pud. Pero kay gusto na ginato maapod-apod sa tanan sa mona na atay 5 kilos na rasyon para matagpamilya din sa Barangay Arraybo. Palakpakan nato si Vice President Inday Sara for that. So, dili na ako dugayon. Salamat kayo sa inyong suporta sa ako isip bisi gobernador. Masking dili na dako akong budget, ni minus na ang ako ang panudlanan when it comes to services sa inyo ha. Kay lahi ramang yun atong gobernador ta o dili na ta gobernador. Pero naningkamot baya gihapon ta. Naningkamot ko tungod sa maayo atong relasyon sa taas, sa mga national government offices, labi na kay VP Inday Sara. So muna, makahangyo ta og dali o makapahatod ta og programa o mga proyekto dinhi sa atong barangay o dinhi sa lungsod sa Pantukan. Thank you kayo sa inyong suporta, sukad-sukad pa sa among pamilya o as long as na ako diya sa probinsya, na amoy kasandigan na public servant na inyong maduolan din ha. Salamat o may hapon sa ating tanan.
usa ka punto kung gusto maipabot kaninyo taga Barangay Arraybo. Unsa man na? Pagpasalamat. The word is salamat. Thank you. Pagpasalamat tungod dili pareho ang nasinati sa taga Arraybo kumpara sa taga Barangay Kingking o Barangay Napnapan. Nagpasalamat ba mo, ana? Dako ba yung pagpasalamat? Pagpasalamat tungod dili tagaliog ang tubig nga inyong nasinati katong panahon sa pag-ulan o pagbaha. Tama? Pagpasalamat tungod dili kamo ang dakong naapektuhan sa landslide. Dili kamo ang dakong naapektuhan panahon sa baha. Way mga nakalas na kinabuhi. Way daghang nabahaan. Way daghang nadala sa ospital. Maayo ang kinabuhi sa mga bata, even ang mga pamilya. Nagpasalamat ba mo, ana? Pagpasalamat tungod wala kamo sa top priority sa listahan sa ayuda. Nagpasalamat ba mo, ana? Dapat ipasalamat na ninyo nga dili kamo ang una nga nabutang sa listahan sa matag ayuda. Kay tungod isip social work student, kabalumi kung kinsay angay ibutang sa listahan dayon. Kabalumi kinsa to? Katung luoy kaayo, katung halos wa ka trabaho, katung halos way makaon, katung halos di kaagi sa mga dalan tungod grabe ang baha. Kamu di ay tong mga tao nga wala kaayo nakasinati grabing peligro sa kinabuhi. Pero tungod ang atuang gobyerno, ang atuang pamahalaan nagatanaw nato, bisan man kita ang least affected areas diri sa Arraybo, aduna gihapoy maayohon para kaninyong tanan atong palakpakan. Ingon ana dapat ang mindset sa mga tao. Dili kay kung di lang malista sa BHW or chairman, mag-post dayon sa Facebook. Tama? Tama? Mag-video-video dayon nga, oy, nai-releasing di rin yung uban, wag i-apil og lista. Kung dili malista, dool sa BHW, dool sa atuang prok chairman, dool sa itong mga konsihal sa barangay, wala mo na ipili. Kaya sila naman ang naapili, isip mo servisyo na to, kuridas na na. So, ay the viewers, inyo po nakita sa aking likuran na mabilis pong na si Alisan ang ating mga kababayan dito sa Barangay Arraybo ng Bantukan Davao de Oro dahil yan sa mahusay at systematic na pagpapatupad ng kanilang relief operations. Ito po ang mga ganitong klaseng sistema ang pangangailangan tuwing may sakuna upang wala pong taong maiwanan, walang taong magugutom. If the ones heading it are systematic in their system, I mean, are very organized in their system. Kaya nagpapasalamat kami na few minutes or siguro ipagpalagay natin approximately 1 hour after it started sa kanilang distribution, kung konti na lang po ang natitirang mga tao na naghihintay ng kanilang stab upang maklaim nila ang kanilang mga bigas doon sa claiming area. And maraming salamat sa ating butihing Vice Presidente ng Bansang Pilipinas na si Vice President Inday Sara Duterte for thinking of this relief operation na advanced masyadong mag-isip para sa kanyang mga kababayan. And thank you also sa opisina ng ating Vice Gobernador sa Davao de Oro for having that alliance with the Vice President upang mabilis na maihatid sa ating mga kababayan yung kanilang mga pangangailangang pagkain. Sa inyong lahat, mga idol viewers, by the way, before my extra, I also would like to thank the volunteers, the people na tumulong sa distribution, yung mga taong nag-organize, yung mga taong nandun sa lamesa upang ilista ang mga pangalan at papirmahin yung mga taong nakatanggap. Yung mga taong nasa distribution area, dun sa claiming area, maraming salamat sa mga taong talagang to make this
to make everything possible. Thank you very much. Congratulations po sa ating mga kaibigan, mga residente ng Barangay Tagug po. We have some footages of the relief distribution doon sa Barangay Tagug po. And also sa Barangay Las Arenas. And here sa Barangay Araybo. Congratulations and God bless you all. IDOC viewers, sa inyong lahat na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe sa ating YouTube channel, IDOC by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. Also, please share and like our Facebook page, IDOC by John Paul Siniel. At ito pong ating programa ngayon ay mapapakinggan sa ating Radyo Amigo 97.3. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. To God be the glory. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.